dedikasyon. Ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba? The best talaga. Ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang rapi tulpo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa ibo o sa rapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Happy, happy Monday. Kaya lang, sa una nating kaso, mukhang hindi masyado happy. Oh. Tingnan natin. Depende sa inyong perspektibo. Chang Margs, ano bang mga abangan? Nako, happy Monday, Idol, mga kapatid. Itong isa nating kaso tungkol sa tanging hiling ng isang anak sa kanyang ina. Mula araw hanggang gabi kasi lagi raw ganyan ang ginagawa ni Mommy. Hindi kape ang nasa tasa niya, ha, kundi alak. Ma, ilang beses na kita sinasabihan na huwag pong mag-inom. Sana naman po pakinggan niyo ako. Inaantay kayo ng dalawang kapatid na maliit na magbago. Lagi po silang nag-iisip ng dahil po sa inyo. Sir Rafi, sana po matulungan niyo po ako na maparehab po yung mama ko para po mabago lang po siya. Maraming salamat po. Nako, eto talaga ang dahilan kung bakit hindi masyadong nagpapakalasing. Isang barangay chairman sa Pangasinan Muntik para makapatay dahil lang binantatan siya ng nakainuman na tungkol sa halalan. Ikaw, Kapitan Mamerto Suyot Jr., bakit mo ako binugbog? Anong kasalanan ang nagawa ko sa'yo? Sa laki ng katawan mo, muntik mo pa akong mapatay. Ano na lang ang laban ko? Hindi ka magandang ehemplo ng barangay. Pagdusaan mo ang ginawa mo.
dito humanda dahil maaksyon ang kasong ito tungkol ito sa isang mister na naaktuhang kasama sa higaan, si Kabit. Nako, napakulong na raw sila noon. Pero na-dismiss ang kaso kaya ang gusto ni Legit, pabuksan ito ulit. May laban kaya siya? Panoorin natin. Ha? Hindi kayo nag-ano ha, mga bastos nyo! Huwag kang araw, mabastos nyo! So ang bayan ng keyboard warrior, sumanda na dahil kasali kayo sa pag-aksyon. Paano ba yan, Maring MJ? Hola mga keyboard warrior, this is it! Bakbakan na po tayo sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Pero paalala sa mga magko-comment, bawal magmura kahit ganun yung video, no? Bawal ang bastos! At kung meron kayo mga sumbong, ready, Kapitana Karen! Yes, Maring MJ, ready tayo! At ang Idol in Action, lalong-lalo na si Idol Rafi Tulfo, ay mahihaling tulad sa isang bagyo. Bakit bagyo? Bagyo! Dahil napakalakas, humahagupit ang bagyo. Si Idol isang bagyo, humahagupit at napakalakas ng kanyang ibinibigay na solusyon sa ating mga reklamo. At napakalakas din ng pagbibigay niya ng serbisyo publiko, lalong-lalo na pagdating din sa pinansyal. Kaya ano pa bang ginagawa natin mga kapatid? Gusto niyo bang maging updated sa mga latest videos ni Idol sa kanyang YouTube? Aba, pwedeng-pwede! Mag-subscribe! Click the bell button! Teng! At select all para agad mag-notify sa inyo yung mga latest videos ni Idol. At ang YouTube ni Idol, Rafi Tulfo, ay meron na 16.4 million subscribers! At balik na sa'yo, Idol, bakbakan na! Bumabagyo ngayon! Umpisa niyo na, Idol! Pero, thank you, Kapitana Carol. Pero bago ang lahat, gusto kong umpisahan sa isang pampag-good vibes na eksena. Panoorin natin to. Umagang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ituto in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ituto in action. Sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Tama. Hanggat merong inaapi ay merong Rafi Tulfo. Right. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Wow! See? Yan ang sinasabi ko. Yan po ay yung Gabuya siblings. Magkakapatid po yan sila. Mamaya, makakausap natin sila live. Sila po ay taga Bacolod, Negros Occidental. At sa lahat ng mga taga Bacolod, magandang umaga po sa inyo. Now, random tulong? Siyempre! Alam ko naman eh. Alam ko naman inaabangan yan eh. Siyempre. Pambibigyan ko kayo. Alin na kayo, Dial Girls. O, di ba? Kanina pa nakabang sila eh. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Naglalagay na sila mga cellphone numbers nila doon sa YouTube at saka sa Facebook. Nakita ko naman yun eh. Kaya, eto na ngayon. Sige, i-roll mo na yung mga messages nila. Ngayon lang po ha, pagkatapos po ng programa, huwag na ako kayo mag-iwan. Kasi baka kayo po ay ma-ska. Okay. Ano bang pinakamalami dyan? YT o FB? Facebook. Okay. Umpisa natin sa Facebook. Ngayon, tayo ay mag-mini-mini-mini-mini mo. O yun. Okay. 5,000!
Tapos kapag nakanta nyo yung Idol in Action, meron kayong libreng load mula sa TNT. Okay. Yan, anong pangalan mo na? Anong pa? Ha? Roll? Roll pa, parang gamot. Roll pa silid. Okay, lalaki, babae. Roll. Okay, basta't roll. Ito na, pagkakataon mo manalo ng 5,000 grand. random tulong. And pindot si Roll. Okay. Alamin na natin kung ano yung pagkain nila. Anong ulam? Makikiusyoso tayo. Oh. Ano yung kinakain nila ngayon? Mali mo, makuha tayo ng bagong recipe. Paano ba lutuin yung kanilang ulam ngayong araw na ito? Magandang umaga po sa inyo, Roll. Roll? Hello po. Ma'am! Sir, si... Kayo ba si Roll? Hello po. Lord Elisa Perez po. Lord. 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 Floor. Apo. Lord Elisa. Okay. Oh, kumusta po kayo, Ma'am Lord? Okay lang po, sir. Kaso po, naawa po sa mga anak sa Bicol. Nasa Bicol ka ngayon? Opo. Oh, okay. Eh, kumusta po yung kalagayan nyo dyan ngayon? Dito po ako, sir, ngayon sa Maribeles. Temporary close po yung aming kumpanya kasi wala po may padala sa mga anak ko. Uy, ilan po anak nyo? Bali, tatlo na po, sir. Okay. Dalawa po yung nasa Bicol. May anak po ako sa una, yung dalawa po. Okay. Bali, tatlo anak nyo, all in all. Apo. Okay. Ano po ulam natin, Ma'am Lor? Gusto lang namin makiusyoso. Anong ulam? Ulam po namin, isda po. Isda? Sinigang. Anong, sinigang? Oo, oh, paano ba magluto ng sinigang? Ano po, pakulaan po muna yung tubig. Aha. Tapos ilagay po yung isda. Dalawa. Oh, tapos, anong klase isda ba yan? Po. Anong klase isda? Tilapia po. Tilapia, oo, oh, sarap. Sarap, okay. Ooh. Anong sahog? Talbos ng kamote? Ano po? Talbos ng kangkong? Opo. Tapos sibuyas, kamatis, bawang? Opo. O, sabi sa'yo. Wala pong bawang, sir. Walang bawang. Tapos asin. Alam mo, pampadagdag dyan. Ito, pampadagdag. Toto. Lagyan mo ng konting asukal. Oh. Ay, wala po, sir. Toyo. Anyway. Po, yung pampasim po. Tapos siling kulay green po. Yung malaki. Oh, sarap. Yan, okay. Medyo mahang ng konti. Anyway, oh, ma'am, 5,000 pesos ngayong 3 o'clock. Now, ma'am, alam mo ba yung kanta ng Idol in Action? Kaya mo bang kantahin? Hindi ko po sa ulado, sir. Anak ko. Eh, subukan mo kasi pwede kang manalo. Depende. Ngayon, mula ngayon, pag hindi sa ulado, pwedeng 100. Depende. Pag gumanda, 200. Pag humaba-haba, 300. Hanggang umabot sa 25. Sige nga, sample. Ha? Pero hindi ko po alam, sir. Ah, okay. Well, 5,000. Nanonood lang po ako. Nanonood lang. Sige, okay na lang yan. 5,000 pesos po. Thank you po, 3 o'clock, ma'am. Tinid niya. Okay. Ngayon naman, panoorin natin yung mga dating natulungan natin sa random tulong. 5,000 pesos ang maswerteng mabiyayan sa araw ng Biyernes. Ay. Hello, sir. Magandang umaga, IP. Good morning, sir. Good morning po. Napapanood ko po kayo sa TV. Napapanood niyo po ako? Oh. Opo. Okay, yan. Kumusta po kayo? Okay lang po. Ayun, good. Ano po ulam niyo? Isda lang po, gulay. Okay, sige. Okay na yan. Ma'am, 5,000 pesos. Ako po yung natawagan sa random tulong ni Idol. Natanggap ko na po yung 5,000. Thank you so much po. May Allah bless you po. Thank you. Ganun ka simple. Mamaya, meron ulit random tulong hanggang sa matapos to. Kaya abang lang kayo, okay? Diyan naman kayo. Huwag kayong umalis. For the meantime, eto. Medyo papa-excite namin kayo. Yung iba sa inyo, kukulang dugo. Pero okay lang yan, maintindihan namin. By the way, eto po. Ang kasong ito ay supposed to be na-solve na. Pero para kay Mrs., hindi pa. Kaya kinontak namin siya at sinabi niya na imbestigahan namin. And we'll do that. Pero ito muna, panoorin natin video ulit. Ha? Hindi kayo nag-ano ha, mga bastos kayo! Huwag ka nga ang babastos nyo! Okay,
Now, makakausap po natin si Mrs. Ed Cedrics Mejia. Mrs. Mejia, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, sir. Okay. Kailan po nangyari ito, madam? Noong, ano, sir, June 18 po. June 18? Gabi, sir. Matagal na po pala ito. Opo, sir. Nakakuha ko po yung letter October 5 na na-dismiss siya, sir. October 5, nakuha niyong letter. So, ibig sabihin, hindi kayo naka-attend sa hearing? Hindi, sir. Binigyan lang ako ng kopya, sir, nung na preliminary investigation po yung kaso po. Nag-ano lang po ng kontrasalay sa yung asawa ko. Yun lang po yung sabi sa akin ng fiscal. Tapos po, maghintay na lang ako ng resolution po. Actually, yung nakalagay doon sa letter, sir, is August 14 po na pirmahan ng prosecutor po sa Antipolo po. Na-receive ko po yung letter. Teka muna, teka muna. Okay. Ma'am, later makakausap natin isang abogado. Nahuli ka, ilan po sila nahuli? June 18 po, June 18. Sir. Tapos, kailan po sila na-inquest? July, ano po, sir, 21 po. July 21. Okay. Tagal, July 21. Kailan kayo nakatanggap ng subpoena? Nang dismissed po, sir. Dismissed na agad? Yung sumunod na pangyari, matapos silang ma-inquest, dismissal agad? Yes, sir. Dokumento yes, para coming from the fiscal? Yes, sir. Yes po. Ganun po. Wala po sa aking nakuhang salita po. Wala, sir, ng fiscal po. Kaya napakasakit. Ang nangyari, sir, paano na-magic yung kaso ko, sir? Na-magic nga talaga, kung tutusin. Kaya ang mamaya kausapin lang sa Atty. Negari tungkol dyan, kung tama ba yung naging proseso doon sa pag-handle na yung kaso. For the meantime, kausapin natin si Jeffrey, itong si Mister, ano? Sir Jeffrey, nakapagpiansa ba ito sila, ma'am? Yes po, sir, nakapagpiansa po. Okay, nakapagpiansa. Magkano pong piansa? Ang sabi po sa akin ng women's desk po, 2,000 po. Okay, sige po. Jeffrey, sir. Yes, ma'am. Sir. Ay, sir. Okay, well, gusto ni Mrs. na maibalik ka sa kulungan kasi na magic daw yung kaso ninyo, biglang na-dismiss, parang milagro. Eh, samantalang wala pa siya natatanggap na subpoena, ang natanggap niya after na kayo ma-inquest ay agad-agad dismissal sa resolusyon. Ano bang ginawa niyong magic? Wala po, sir. Wala kami ginagawa. Wala kang ginagawang magic doon sa kaso? Wala po. Bakit nga lang na-dismiss? Kumuha lang po kami ng abogado. Kumuha ka ng abogado? Oo. Tapos okay. Po. Tapos? Yung nag-counter po kami, yung counter affidavit po, yun lang po. Tapos, ano, hindi pa nga po namin natanggap yung resolution eh. Hindi pa kayo nakatanggap? Hindi pa po. Hindi nga, weh. Sinend lang po ni nung assistant ni attorney yung ano yung picture na dismiss yung kaso, tinext po. Seryoso? Walang biruan. Ikaw naman. Wow, ha? Di mo alam na na-dismiss na pala? Alam ko na po. Ah, alam mo na. Oo. Oo. So, hindi ka nakatanggap ng resolusyon. Ang nakatanggap lang itong si Mrs. Wala pa po natatanggap sa resolution. Tinext lang po sa kanila na dismiss na po yung kaso. Ah, pero dismiss ng kaso, anong feeling mo? Siyempre po, natuwa po ako kasi po, makalaya na po ako. Okay. Nasa laya ka ngayon, di ba? Oo. Okay. Sandali lamang, both of you. Kausapin natin si Attorney Garrett. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Na-dismiss ang kaso. Mm-hmm. Kanina pa ka nagikinig. After na inquest, resolution na agad ang natanggap ni Mrs. Tama ba yung yes. Ginawa ng piskal o nangyari dito? Usually kasi Sir Rafi, no, sa inquest proceedings, ang nag-a-appear lang po dyan is yung accused unless yung victim po ay mismong naandun at the scene of the crime. Ang pagkabasa ko po kasi sa resolution, hindi lang to inquest kung hindi nag-approve sila for preliminary investigation. Okay. In short, humaba po yung proceedings. No. Ang nakakapagtaka po kasi dito, bakit hindi nakatanggap ng subpoena or summons, ito pong complainant natin ngayon. Kapag ganun po kasi, pwede ka mag-reset ng hearing para mabigyan ka ng chance, mabigay yung iyong side or mag-adduce ka ng evidence to support yung crime na iyong
inuusig laban dun sa tao, sir. Okay, sandali lang po. Sandali lang, Atty. Garrett. Ano? Ma'am, doon po sa resolusyon, ano bang sinasabi? Bakit daw dinidismiss yung kaso? Hindi daw po matibay po yung ebidensya, sir. Yung caught in the act, hindi lang matibay ang ebidensya yon. Ano ba ikinaso? Opo, napansin din po namin, sir, nung napag-aralan po namin, sir. Yung the actual video footage po, sir, ng PNP pinasa po ng Antipolo City Police po, wala po dun sa ano po, sir, sa letter po, dun sa dismissal, na wala po yung ebidensyang po yun. Okay. So, anong ikinaso nyo? Anong ikinaso? Ano po, yung concubinage po, sir, concubinage. Ano po, wala daw po, katotohanan daw po yun. Okay. Yung video, i-present nyo nung kayo mag-file ng kaso sa PNP, pero nung ifunawad ng PNP sa piskalya, nawawala na yung ebidensya, hindi na nabanggit. Wala po, sir. Wala po talaga, sir. Okay. Attorney Garrett. Yes, sir. Alam ko na kung ano nang nangyari dito at kung ano ang pinakaugat ng problema. No? Again, it's sloppy policing. Dahil dapat kasama po sa inquest proceeding, lahat po ng evidence na hawak nyo. Kasi ang purpose po ng inquest is in one sitting, madedetermine po ni fiscal kung may probable cause. Kung ako naman po si fiscal, hindi ko po nakita yung video dahil hindi sa akin pinakita ng police, ang aakalain ko is gawa-gawa lang nito. Kasi tandaan po natin si Rafi, no, ang fiscal, kailangan maging ignorante siya. Kailangan niya lang intindihin kung ano yung mga ebidensya na nasa harap niya. So, ang sino ang may kasalanan dito? Ang may kasalanan is yung investigating officer ng kapulisan na hindi sinama yung kabuuan ng ebidensya ng ating complainant. Oh, okay. So, pwede pa bang i-appeal ito ni Mrs.? Tama, sir. No? Pwede pa natin itong i-appeal, i-akyat natin to sa DOJ, Sir Rafi, para sila ang mag-review. At this time, mag-i-introduce tayo ng evidence explaining na hindi natin ito na-introduce dahil nga sa kapabayaan ng ating kapulisan sa pagdala ng dokumentong ito sa inquest proceeding. Now, tatanggapin naman po ngayon yung evidence, Sir Rafi. Pwede ba nating kasuhan dito yung mga pulis na naging pabaya sa kanilang tungkulin o sinadya na hindi submit yung evidence para siguro sa palagay mo? Ayun nga, sir. No? Mukhang parehas tayo ng kutob dito na baka naghahanap sila ng early Christmas bonus nila. Ang best na lang dito, sir, is ipa-investigate natin sa IAS to, sa Internal Affairs Service, dahil sa kapabayaan nila, pwede silang makasuhan ng either simple or gross negligence, Sir Rafi. Ayun. Admin yon. Yes, sir. Admin ko. Okay. Salamat, Tony Garrett. So, no problem, sir. So, ma'am, may pag-aasa pa tayo, Mrs. So, i-apila natin sa DOJ. Tutulong kami dyan. Oh. Thank you, sir. Sir Jeffrey. Sir. Laya sir, na, naging bato pa. Sir, excuse sir. Sir. Yung evidence po nasa statement po yun. Kasama po sa statement po yun. Oo. Ay, kausap niyo, kasama niyo si ano? Si girlfriend? Oo. Oh. Kasi pupunta po kami ng barangay eh. Okay, dapat. Pupunta kayo barangay. Bakit may pag-ayos ba kayo, Mrs. Mia? Hindi po, sir. Hindi okay. Po, sir. Sige, eh, nagsasama na silang dalawa. Yes, sir, nagsasama po. Hindi, sabi mo, pumunta kayo sa barangay, kasasabi ko, kasama ba si girlfriend? Nag-uho ka na kanina eh. Bakit? Ngayon, babawiin mo pa, ikaw talaga, sir eh. Oh. Hindi po pumunta nga po kasi kami ng barangay. Sino kasama mo dyan ngayon, katabi mo? May nagdidikta sa tabi mo? Si Lily po. Si? Si Lily. Kaya nga, si Lily. Oh. Si girlfriend mo ka. Katabi mo. Kasama mo ngayon. Wow, ha? Oh. Tawagin ulit sa Attorney Garrett. O, inaamin niya, magkasama sila. Attorney Garrett, tawagin ulit. Para balik. So, Sir Jeffrey, pupunta kayo sa barangay para makiusap na pag-ayusin na lang kayo ni Mrs. Ganun ba? Na ano po yung... Na i-report po yung... Ano nga po, yung mga post nga po, pinupost niya. I-report mo yung pagpupost niya? Oo. Oh, ano masama doon kung ipinost niya, sinasabi lang naman yung totoo doon, yung video, totoo naman, hindi nagsisinungaling yung video, ano masama? Hindi po eh, sabi po ng, ano eh, ng, sa, cybercrime law po yun eh. Cybercrime? Oh. Sino sabi sa'yo yung cybercrime? At yan na Garrett? Yes, Sir Rafi. Okay, dalawa, unahin na agad natin itong nakakatawa. Eh, magre-report sila sa barangay, itong si Mr. Mejia, kasama yung kanyang girlfriend ngayon mismo, even while we speak.
i-report daw sa anti-cybercrime yung pag-post ng video. Yes, sir. And then number two, inaamin naman ni Mr. Jeffrey Mejia na kasama niya mismo ngayon si Kabit. Oh, anong takeaway dito? Una-una, sir, medyo umaamin na sila sa crime nila ng concubinage dahil tanggap na ata nila nagkukuhabit sila. Pangalawa, on the issue of cyber libel, Sir Rafi, no? Kailangan natin tandaan ng elements of libel is usually yung malice and yung publication. So, tignan natin kung ano nangyari dito. Even though may presumption of malice sa mga lahat ng pinapost nating sinasabi nilang libelous. Dito kasi, yung wife, it's her civic duty to report a crime, Sir Rafi. So, alam mo yun, hindi nila masasabi na malisyoso or paninirampuri na kanilang ginagawa. In fact, bakit sila natatakot na i-report yan kung hindi naman talaga sila alam may ginagawang mali, Sir Rafi. So, I think dumudulas na lang to. Mas madulas pa sa hito itong respondent natin, Sir Rafi, ngayon. Ayun, madulas pa sa hito, sa palos. Salamat, Tony Garrett. No problem, Sir Rafi. Mr. Jeffrey Palos Mejia, magandang umaga ulit sa inyo, sir. Sir. Master. Alam mo, ang pinakamaganda mo na lang gawin, sir. Ikaw siguro yung hiwalay mo na muna yung si Betka at magmakaawa ka kay Mrs. Who knows, baka maawa sa'yo at makipag-areglo sa'yo sa barangay. Di ho ba? Sabi mo na muna dyan kay Betka, alis ka na muna, layas ka na muna sa buhay ko dahil malas ka, magpupuno ka ng 2 oras, tapos bumalik ka kay Mrs. Ilan bang anak nyo, sir? Dalawa po. Naku po. Puro mga bata pa siguro. Ilan pa po yung panganay? Asik. Oh, shoot. Ang bunso? Ano po? 1 year po mahigit. Naunsa ka naman. Bye. Naku, babata pa ng mga anak nyo. Grabe. Ay, naku. Okay, well, sir, tutulungan po namin si madam na iakyat to sa DOJ at may kalalagyan po kayo dito. Promise. Okay, sir? Good luck na lang po sa inyong dalawa, sir, ha? Ni Lily. Si Lily ba nakapag-makeup na, nakapag-lipstick na, bago kayo pumunta ng barangay? Nakapag-ayos na ho ba siya? Ha? Sir? Opo, papunta na po kami dun eh. Ah, okay. So, nakapag-makeup na siya. Ano ba suot ng damit kayo ni girlfriend? Nakamaong ba? Naka, ano ba tawag nun? Yung ano? Yung... Spaghetti. Naka-sweater po. Ha? Sweater. Naka, ano? Naka-sweater. Oh. Ah, malamig dyan ngayon. Umuulan po eh. Umuulan. Ano ba siya kayo? Naka-sneakers o naka-step-in? Ha? Naka-step-in ba siya o naka-sneakers? Sapatos. Anong sapatos niya? Kasi umuulan, kailangan goma. Naka-goma ba siya? Naka-chinelas po. Naka-chinelas lang. Okay, sige, pwede. Tamang-tamang umuulan. Si Miss na papatawa. Salamat na lang, sir. Ha? Ingat po kayo, sir. God bless. Good luck. Mrs., yep. Huwag niyo ibabang telepono. Kakausapin po kayo ng staff, ma'am. Madam, okay? Chang Marks. Yes. Nako. Ano sabi? Ito, idol, ha? Makikita mo naman 14,900 views na tayo sa Facebook. Pero ito, sabi ni Ava Nendio Aquino, sinungaling na buisit na mga polis ito. Sira ulo yan, cybercrime, tangi A kayo. Sabi niya, oh, na mga may kabit, yan ang crime kong cubinage. Bogak, sabi niya, idol. Pero puntahan naman natin ang YouTube, ha? Sabi naman dito ni Rochelle Rosa As na, hay nako, kasuhan din yung mga polis na yan, nagpabaya ng kanilang trabaho. Ano ba daw ang ulam nila? Escabet? Back to you, idol. Salamat, Chang Marks. Magbabalik ba po ang idol in action? Pilipino dahil
naging daylang kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Ravitulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Ravitulfo in action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Ravitulfo. Ganyan kagaling ng idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oh, di ba? The best talaga. Ganyan kagaling ng idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Ravitulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa ibo o si Rafi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Ravitulfo in action. Bigaya na ng tulong. Vitasync, ATC Healthcare Corporation. Pampatibay, pampalakas ng asistensya, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Dial girls, eto na. ATC, ascorbic acid plus zinc, Vitasync. Non-acidic, Vitasync. Dahil na natin, 10,000 pesos. Okay. All you need to do,
Wala kayong ibang gawin kundi sagutin ng telepono at sabihin sa amin kung anong suot namin damit para masiguro na talagang kayo po'y nanonood. Okay? Pangit naman ho yun, nanonood kayo sa ibang stasyon, tapos yung cellphone nyo sa tenga nyo. Doble-doble. No pwede. Ayan, dinadial na. Okay, magkakatugma ba? Okay. Iba to. Okay, sa email na. Alright. Sige, nagkalituan kayo. Sa email ha, mas maganda pag email nga, diretso. Okay, sige. And 10,000 pesos. ATC, Healthcare Corporation. Sige, fire. ATC, coming your way. Vitasync, non-acidic. And fire, ring. Ring my bell. Ayun na. Papanggap ka ngayon na sa sari-sari store. Sabi mo, yung utang mo sa sari-sari store, bayaran mo na. Okay. Hindi sumasagot. Aba, Lunes na Lunes. Ayaw niyo ng pera. Dapat sa Lunes, masipag kayo para magkaroon ng grasya. Mukhang mahina. Ayaw. Nako po. Ayaw niyo ng pera. Vitasync. 500 milligrams. Yung Vitasync. Pampalakas na resistensya. The subscriber cannot be reached. Wala. Okay. Pasensya na. Yung 10 magiging 20 yan. Bukas. Subukan naman natin itong 15. Okay. 15,000. Diretso na lang sa email. Oh. Eh, sino bang mga nag-type nito? Okay. Eh, email na lang diretso. Inumpisa mo na sa email diretso. Sige. Next time, wag na natin pagtrabahuin ito nung tatype dito. Hindi natin kailangan. Ganun. Malabo. O, paano natin malaman na yung email at saka ito magkapareho? Pero na-check nyo na. Ah, okay. Na-check nyo? O, ako, Lunes na Lunes, huwag kayo maging malabo. Dapat very clear. Tama ba, Nelson? Yes, si Nelson, magaling din eh. Ano? Okay. Sige. Eto na. Dial. Fire. 15,000 coming your way from Vitasync ng ATC. Mabibili sa lahat ng butika nationwide. Malakas po ang resistensya namin ng RTIA team sapagkat uminom kami ng Vitasync twice a day. Pero pwede naman once a day para matipid. Okay rin, 500 milligrams eh. Wala pa rin. Ano ba itong nangyari dito? Hello, kailan mo babayaran yung utang mo dito sa tindahan? Ang tagal-tagal na. Therapy. Ha? Sino yun? Si Therapy. Sino yun si Therapy? Ano bang sinusuot na damit ni Therapy ngayon? No. Ha? Actually, blind. Blind. Ay, sorry. Apo, bulag. Oh, hindi mo si... blind massage. Okay, panalo na. Paano natin... Apo. Oh, sorry. Paano natin yung kanyang... Okay. Sir Rapi, magandang araw po. Ako po si Christopher Tagura. Bali, ito po pala yung inuupahan naming bahay. Eh, 4 na buwan na po kaming ginakabayad. Kahapon nga po, naningil na po sila. Ito po yung ano, sir, yung anak ko po. Hi po, Sir Rafi. Ako po si Sofia. Ako po yung nag-video. Idol po kita. Sana po magkita po tayo at sana po rin mapili nyo pong ang video na ito para po si mami at daddy ko na blind. God bless you po. Always. I love you po. Mwah! Ang cute naman. Okay, sir, panalo na po kayo ng 15,000. Sir, nandiyan ba yung anak niyo? Pwede namin makausap, sir? Opo, anak. Ang sabi niyo ng idol. Okay. So, yung dalawang parents, yung nanay at tatay, parehong blind. Hello! Anong pangalan ng bata ulit? Sophia! Hi po! Okay, salamat naman sa pinadala mong video. Okay. Ilan taong ka na, Sophia? 8 po. 8. Nag-aaral ka na? Opo. Anong grade?
Ano four grade? Po. Ha? Grade 4. Grade 4 po. Advance ka? Wow. 8 years old pero grade 4 ka? Apo. Ang matalino na bata. Oh. Okay. Sige, ganito ano? Dahil napakasipag mo, ibig sabihin, matalino ka. Acceleration ang tawag niya, nag-accelerate siya. Grade 4 agad. Pag 8, di ba, dapat mga grade 2 lang niya. Siya naging grade 4 na agad. Anong school mo, Sophia? St. Charles po. St. Charles. Okay, sige. Bibigyan kita ng 5,000. Therapy. So, yes, yes, Sophia, yes. Gusto ko po ikaw makita sa birthday ko po. Oh! Parang nadurog yung puso ko doon. Of course! Sige, kaya lang COVID ngayon eh. Paano yan? Sige, ganito, ipapaalam kita sa TV5. Magpi-face mask tayo pareho, naka-face shield. Then pwede tayo magkita, social distancing. Pwede naman siguro. Papakiusap ko para mag-grant ko yung wish mo, okay? Okay sa'yo, next week? Apo. Ah, sige, kausapin po namin yung management ng TV5 tungkol yan, ha? Pero bibigyan kita ng 5,000 para sa'yo lang yun. Yung 15,000 para doon sa papa mo, okay? At sa mama mo. Okay apo. Sa'yo? Apo. Okay. Gusto mo, bigyan pa kita ng cellphone. Okay sa'yo? Apo. Oh, bigyan kita ng tool phone na cellphone. 5,000 plus tool phone. Para sa iyon. Tapos sa parents mo, papa mama mo, 15,000. Congratulations. Sige, huwag mo ibabog yung telepono. Kakausapin ka ng staff para doon sa arrangement. Paano ka makakita sa TV5? Paano ka lang ipaalam? Okay? Sige. Alright. Ngayon naman po, manood tayo ng accomplishment. Bite the sink. Kunyari. Hello po. Ano na, kailan mo nabalik ng bayad ng utang? Sarabi, nalulood po kami sa'yo. Yes! Yes! Nalulood po kami sa'yo, oh. Okay, anong kulay ng damit ng dalawang katabi ko, sir? Dalawang naka-white po yan, sir. Dalawang naka-white po. Thank you very much. Panalo ka na ng 20,000 tulong galing sa APC Healthcare Corporation. Salamat po. Nakuha na po namin yung tulong po ninyo. Nabili na po namin yung pangangailangan ng nanay, maintenance, saka po yung tangke. Aldo Rapi, salamat po. At sa ATC VitaSync, sa panahon ng pandemya, pampalakas ng resistensya. Okay. Sa mga gustong sumali, paano ba yan siyang Marge? Yes, Idol, mga kapatid, ito ang garantisadong paraan para makasali kayo sa tulong ni Idol. Sa pamamagitan ng cellphone video, ipakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat-dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. I-send ang video kasama ang inyong contact number sa rafitoolfineaction@gmail.com. Isang email lang po yan lahat, ha? Pwede rin mag-message sa Rafi Toolfineaction Facebook page ng inyong mga detalye. Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumuto kayo dito sa Idol in Action sa 1PH Signal Channel 1 at sa TV5 mula 10:30 po, ha, ng umaga, dahil malay ninyo, kayo na ang sunod na tatawagan ni Idol Rafi. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at Rafi Toolfineaction. Salamat, Chang Marks. Ngayon, punta na tayo sa ating pangalawang kaso. Makakausap po natin si Teody James Teodoro. Ang kanyang reklamo, si Cap. Siya po ay sinaktan ni Cap. Magandang umaga po, Sir Teody. Sir, magandang umaga po, Idol Rafi. Bakit po kayo nagkasakita ni Cap, Sir? Bali po, nung una po, Idol, nagsasalita na po siya ng hindi maganda po sa binan ko po, Idol. Okay. Pero may nakapagsabi sa akin from our research team na sa inuman daw ito, nag-iinuman kayong dalawa. Opo, Sir Rafi, sa inuman po ito, Idol Rafi. So, baka naman usapang lashing na. Nagkapikuna na, may nasabi ka, may nasabi siya, hanggang sa boom, suntukan. Hindi ba ganun yung nangyari? Bali, Sir, Sir Idol Rafi, Sir, bali nung umpisa pa lang po, Sir, sinabihan niya na po si binan ko na tamad po. Sinabihan niya yung biyanan mo? Natamad po. Tapos, tama. Opo, tapos po, sinabi niya po na kaya hindi na nanalong kagawad kasi iba yung ugali po. Bali, 20 years po yata
nagsilbi po na secretary po yung biyanan ko po. 64 years old na po siya, sir. So siniraan niya yung biyanan mo sa harap mo. Bakit ka magipag-inuman sa ganung klase mga tao na low life, kung tawagin? Yung mga... Sir, bali, sir, nung umpisa, sir, maganda pa naman yung pakikitungo nila, sir. Pakikitungo niya, sir. Wala pa naman po yun, sir, hanggang sa... Ganun na po yung so, sinabi niya, sir. So, bakit siya magbitaw ng ganung salita? Eh, kainuman ka niya. Siyempre, pag kainuman ka niya, ibig sabihin magkaibigan kayo. Hindi naman makipag-inuman niya sa hindi niya kakilala o hindi niya close, di ba? Bali, sir, niyayaan niya lang po kami, sir, na uminom, sir, tumagay po, sir, kasi yung pong mga nakapastol ko pong kambing, sir, tinignan ko po, sir, sa yan po sa bukid, sir. Okay, so niyaya ka, so pwedeng sinet up ka. Niyaya ka, sinet up ka para asar-asirin ka kapag nainuman na kayo hanggang sa masaktan ka. Ganun siguro yon. Yes, sir. Yes, sir. Okay, kausapin natin si Chairman Mamerto Suyat Jr., Barangay Cavite Nongan, San Nicolas, Pangasinan. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, sir. Niyaya mo to ng inuman, itong si Mr. Teodoro, and then nagkapikunan kayo sa mga salita hanggang sa sinaktan mo siya. Ay, hindi po ganun, sir. Paano po hindi nangyari? Hindi ganun po ang nangyari. Sige po, nung, sir. Kami muna ang nag-inuman, sir. Okay. Ngayon, nung kwan na, pumunta daw sa kambingan niya dahil titignan niya yung mga kambing niya. Yung kumpare ko naman na taga-panel ko, sir. Okay. Inaya siya, pumunta siya doon. Okay. Ngayon, inayaya ngayon na umuwi na si Mr. Teodoro, yung okay. Asawa niya at saka yung biyanan niya. Mm-hmm. Ayaw niya pong umuwi. Mm-hmm. Ayaw niyang umuwi. Siyempre, kwinto-kwintoan, sir. Pagkatapos natapos na kami doon, siyempre, inuwi ko na po yung tricycle ko. Sama-sama na naman kayo pumunta doon sa malapit sa Estilan po. Okay. Ngayon, nung nagpipintuan po kami, iba-iba po ang sinasalita niya. Ngayon, kinausap pa niya yung anak niya, yung kainuman namin na magiging police din. Yan, ayos lang pintuan namin. Babalik na naman, kinukan niya na naman po ako ng salita-salita. Ano po yung mga sinasalita niya po sa inyo, Chairman? Minuuran niyo po ako. Utangin mo, Kapitan, sabi niya sa akin. Chairman, hindi ka panipaniwala, Chairman. Barangay chairman ka, niaya mo ito silang inuman, eh dapat may utang na loob siya sa iyo dahil niaya mo siyang inuman, nilibre mo siya sa inuman, I would suppose sa iyo yung alak, and then mumurahin ka? Chairman hindi. Naman, ginawag mo naman yung utak namin na parang utak mo na utak ipis. Sorry, Chairman, ha? No, sir. Hindi. Yung totoo lang po, sir, yung sinasabi ko po. Dahil pero sir, sandali lang, sir, it defies logic, eh. Isang ordinaryong kabarangay nyo, niaya mo ng inuman, libre inom, and then, basta-basta ka nalang mumurahin ng PI. It doesn't make any sense. Yun ang ibig ko sabihin, Chairman, sir. Hindi. Ang kwan yun, sir, nung una nga, ako po ang gumasto nung apat lang na bote. Ngayon, nung lumipat apat na bote na, kami, sir, ano po, bilog? Yung 2x2 po na pinakuha ko. 4 kantos? Ngayon, nung lumipat, oh, lakas noon! Oh. Nung lumipat po kami, dahil marami po kami nung una. Aha. Ngayon, nung sumunod po, pumunta kami sa bahay yung taga rito din. Siya na po ang bumili ng, kung umutang siya ng alak po. Siya ang kumuha po. Okay. Chairman, chairman, hindi ka ba nakukonsensya niyan? Ikaw ay barangay chairman, ama ng barangay, at may pag-inuman ka sa mga sangga, no? Sorry ha, hindi ko naman kilala yung mga kainuman mo. Tinawag ko sangga, no? Kasi apat na 4 kantos at napakataas naman siguro ng inyong dosage. Hindi pa kinalasing, ang ginawa nyo, lumipat pa kayo for another inuman pa rin. Kumbaga, teka muna, Chairman. Parang wala nang bukas pag uminom ka. Hindi naman, sir. Alam ko naman po ang ginagawa ko. Sir, yung mga estilo, sandali, sir, yung mga estilo, I'm sure mag-agree sa akin, marami nanonood. Ako po, manginginom dati. Pag ako po uminom sa isang lugar, pag naubos na yung alak, uwi na ako. Ikaw, naubos yung alak dito, nagpunta ka pa sa ibang lugar para magkipag-inuman ulit. Kaya tinawag kita ng sangga, no? Ay, hindi naman po ganun. Kasi sir, kung matinok, sir, drink moderately, ika nga, di ba? Oh, ikaw dapat ang nagsiset ng example dyan sa inyong barangay na kapag uminom, tama-tama lang, wag yung sobra yan, na sobrang inom mo ninyo hanggang sa humantong sasakitan, di ba, Chairman? Sir. Oh.
Pero so, ang kwan ko naman, sir, wala naman po akong, kung alam ko lang po sana na ganun mangyari, sir. Bakit naman na kwan pa, sir, ang kwan ko? Siyempre, nagkwan lang po ako ng baka ko din yun, sir. Ano pa? At saka yung sinasabi ko lang naman, sir, yun lang naman ang kwan ko. Dahil dito sa barangay ko naman, sir, kahit bata pa ako hanggang ngayon, sir, wala pa naman akong ginawang kwan dito po, dito sa amin. Sir, hindi yan eh. Hindi yan yung issue eh. Wala ka pang ginawa sa inyo nung simula ng bata ka pa. Ang issue, sir, lumaklak kayo na napakaraming alak at nung malasing na ho kayong pareho, nagkasakita na na ikaw bilang isang barangay chairman na involved ka sa ganitong klaseng sitwasyon na hindi dapat, di ba? You should be setting a good example sa inyong barangay. Ito bang ehemplo ipapakita mo sa kanila? Lasingan, blues, hanggang sa wala na sa tamang pag-iisip ang bawat isa, magkakasakita na? Is that a good example? Hindi naman po, sir. Ako palaging umiinom, sir. Kapag kwan lang, minsan lang ako na... Regardless, sir. Pag uminom ka, sir, ilagay mo sa dyan. At kapag tinamaan ka na, sir, stop na. Huwag mo isagad-sagad. Ang gusto mo ata, sir, hanggang gumagapang ka na eh. No? Di ba? Alam ko naman po ang ginagawa ko. 4 kanto, sir. Sir, manginginom ako dati. 4 kantos, marami yan, sir. 4 na 4 kantos. Ilan ba kayo umiinom? Hindi, 2x2 lang yan, sir, yung maliit. Maliit na 4 kantos. So, 4 na 2x2. So, pag idudugto mo yung 2x2, 4x4 yun. Opo, kapag yung dalawa po, sir. Oh, so, 4 na 2x2, bali, 2x4 kantos. Ilan ba kayo? Opo. Marami din po kami, sir, mga 8 siguro dahil uminom din yung pan, alis na rin yung okay. Mga iba. So, anong gusto mong mangyari, Mr. Teodoro, sir? Sir, magpapail po sana ako, sir, ng kaso, sir, kasi nung mga nakarang araw dito, sir, may witness na, sir, sinasabi niya, sir, na hindi niya daw po ako binugbog, sir. Bali, nagkuha na siya, sir, ng mga bata niya, sir, na... Ito na lang, Mr. Teodoro, since kayo po ay magkakilala at dahil lamang sa kalasingan, kayo po'y nagsakitan. Pag-ayusin ko na lang kayong dalawa, doon na lang kay mayor ninyo. Okay? At halimbawa, kung gusto makipag-areglo kay chairman, di mag-arregloan na lang kayo kung ano na rapat. Kasi, sir, kainuman mo to eh. Sir, yung sa akin po, sir, kung walang pong nakakita, sir, napatay niya na po yan ako, sir. Napatay niya na po. Buti ako, sana, sir, kung ikaw ay naglalakad lamang at tinawag ka ni chairman, lasing, sinuntok. Pero, nagkakainuman kayo, nagkakasiyaan kayo, tapos nagkalasingan. Sir, bali po, sir, nung yung uuwi na po ako, sir, doon niya po ako sinapak, sir. Sinuntok niya po ako bigla, sir, nung pauwi na po ako, sir. Uuwi na po ako ng bandang alas 5 po, sir. Gusto magsampal ang kaso? Opo, sana, sir. Sana? So, hindi ka sure? Sir, magsasampa po ako, sir, ng kaso, sir. Kasi nung pumunta po kami, sir, sa police station, siya pa yung... sir, mayabang. Siya pa yung magmamatigas na hindi daw sa... Sumapak, sir. Hindi niya daw po ako ginalaw. Okay, sige. Kung gusto mong magsampa din, tutulungan ka namin, pumunta sa police station para makapagsampa ng kaso laban kay chairman, okay? Opo, sir. Sige, huwag mo ibabang telepono, kakausapin ka namin. Pa, chairman. Oo, sir. Salamat po, chairman. Good luck na po sa inyo, sir. Opo, sir. Opo. Anong sabi ng mga netizens, MJ? Idol Rafi, naku po, ngayong maulang umaga, Caps Amazing Stories daw yung bumubungan sa kanila. Hap, may bago na silang bansag kay Cap, hindi na mamerto. Jim Kapitan. Wow, yun ha? Ang titulo na binigay nila. Sabi pa ni Sincero 07, wal-wal pa mo. At sabi naman ni Renegade Black, nako, hot chairman ha, lakas mo ha, dapat daw sa bahay na lang daw siya manginom. Pero syempre, idol, no, lahat ng mga sinasabi ng mga netizen natin, keyboard warrior natin kay Kapitan, dapat daw, sabi ni Connie Gutierrez, ano ba tong klaseng kapitan? Dapat ehemplo ka sa taong bayan. OMG! Oh. Anong klase itong servant? Next time, wag na yang ibuboto. Oh my God! Anyway, yan ang round up ng mga keyboard warrior natin. Balik sa inyo, Idol Rafi! Salamat, MJ! Pagbalik ng Idol in Action, random tulong! Sigurado ko yun, sa rapid pull po ina.
sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Raffy Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatakapatid. Humahanga, di mo na mabilang pati mga tao na kanyang natulungan, mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy, gustong maghiwalay pero dahil kay idol lahat ay hindi natuloy. Oh, di ba, the best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Raffy Tulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali, support ako sa ibo o Sir Raffy. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in action. Dahil meron tayong mabuting Raffy Tulfo, handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipigilan. Random tulong pasok Dial Girls. Eto na ang inyong iniintay. Kasi puro telephone numbers na nakikita namin. Sa halip na dati comments, nagsasalita sila kung ano yung nasa damdam nila about sa case na pinag-usapan dito. Ngayon, puro heart and numbers. Okay. Now, eto na. Sige, papabilisin natin. Mabagal eh. Gusto ko mabilis. Mini, mini, mini mo. Mini, mini, mini mo. Sinong number ang gusto ko? Eto. Yun, tingnan mo. Okay, anong pangalan? Naka-save. 5,000 pesos. Pag nakanta, yung dapat...
na kinakanta sa programa ang Idol in Action. Aba, depende, from now on depende. Pag yung medyo sintunado, 100. Pag medyo konting sintunado lang, 200. Pag medyo perfect, 25. Okay. Sige. Ganito na lang, no? Isang linya. Pangalawa, pag nakumpleto niya itong linya, ganun na lang, 25. Oh, marami nagsadya sa akin na ganun. Bakit ito agad binibigay lahat? Okay. Sige. Anong pangalan? Jaycel. Oh, Jaycel. Eto na. Pindot. 5,000. Plus TNT. Oh, daming load sa TNT. Si Jaycel. Jaycel. Hello. Hi, Jaycel. Hello po, Kuya Rafi. Oh, 5,000 na. Kuya Rafi, salamat. Oh, di ba? Salamat, Kuya Rafi, na nanonood po ngayon. Alam ko, nanonood ka. Kaya nga nakapagpadala ka ng telephone number. No. Salamat. Ano bang kinakain mo dyan ngayon? Hindi pa kami nanghilian ngayon kasi nanonood pa kami sa iyo. Oh. Pero nakapagloto na ako, Kuya Rafi. Wow, ha? Oh. Eh, may pambili ka ng chooks to go. Oh. Oo nga, mamaya ang kape. Pero ano bang ulam mo dapat? Anong planong ulam mo? Ngayon, yung ulam namin eh, yung ano, ng biniling na kanin, ginawa ko, ano, bula-bula. Oh. Wow, ha? Mamaya, bibili akong chooks to go. Meatballs, oh. Nagugutom tuloy kami. Sarap niya na. Eh, mamayang gabi, anong ulam? Chooks to go. Magaling ka. Eh, ngayon, meron ka bang dessert? Ano bang dessert mo ngayon? Wala. Walang dessert. Pero okay na yan. Hindi nakapaganda ng dessert. Oh, 5,000 pesos ka na ngayon. Marunong, kaya mo bang kantahin yung ano, Idol in Action? Oh, okay, sure. Oh, sige nga. Aba. Oh, kaya. Pag nakanta mo na maayos, ang daming ano to, TNT load. Sige. Yes. 1, 2, 3, go! Ano man ang sumbong mo nadala, basta't alam niyang tama ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Kakampi ng mga inaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yan, sarap ito po in action. Sarap po in action. Okay! Lahat na ito! Tayo na ito! Tumay! Hanggat merong inaapi, merong napitol po. Walang iwanan, asahan niyo yan. Di ko kayo bibiguin. Wow! Ako'y taulan, nagkakamali. Okay. Ma'am, dahil dyan, bukod sa 5,000 pesos, meron kang 2.5. Now, ano bang size mo sa hoodie? Anong size ka ba? Small, medium, large? Sa ano po, Kuya Rafi? Anong size mo sa hoodie? Sa jacket, sa sweater? Medium. Medium. Oh, dadagdagan ko ng medium na hoodie. Ng Tulfo and Chill. Oh, anong kulay gusto mo? Itim o puti? Puti. Okay. Approve. Bigyan ng hoodie yan. Bigyan ng hoodie. Salamat. Thank you. Okay ba, Kuya Will? Yes. Hindi jacket, hoodie. Oh. Oh, diba? Salamat, Kuya Rafi. Thank you. Ingat ka. God bless. Okay. Kayo rin po. God bless, Kuya Rafi. Oh, tumatawag niya si Kuya Will. Sige. Gap po tayo. Mula Banban, Tarlac. 37 years old. Ah, ito pala. Babasahin ko pala. Dito na segment na nagbibigay pugay sa mga frontliner ngayong pandemya. Unahin po natin si Mr. Almario Puno. Okay, si Sir Almario ay taga Banban, Tarlac. 37 years old po siya. Walang asawa pero may isang anak. 3 taon na pong namamasada, nagigiboundary lang po. Tapos sumabay pang pandemya, napunta sa pamasada dahil hirap maghanap ng trabaho. Sir Almario! Yes, sir. Congratulations po, sir. At kayo po'y nanalo ng 499 peso cellphone load galing po sa TNT, sir. Mabuhay kayo, sir! Ingat po sa pagmamanaw. God bless po.
Sunod naman po si Sir Jasper Castro. Si Sir Jasper Castro po ay tricycle driver from Angeles, Pampanga. 19 years old lang po siya at single. Isang taon na namamasada. Dating nagsoli ng perang na iyon ng pasahero. Wow! Eh, dobling bayan ito. Okay? Natutunan ang pamamasada sa tatay niya. Hello, sir! Hello, Jasper. Sir. Congratulations po. Meron po kayong 409, abono pa ako ng piso. 499 peso cellphone loan. Thank you po, Sir Idol. God bless po. Sa mga gustong sumalik sa Sagot Kita TNT Pump, paano ba yung Chang Marks? Nako, simple lang mga kapatid kung kayo ay tricycle driver at makikinabang kayo sa 499 peso cellphone load mula sa TNT. I-message lang ang inyong kwento at numero sa 1PH Facebook page. Okay, sa dami ng nangyayari, may mga bagay pa rin na nagbibigay saya sa atin. Sabi nga ng TNT, nasa saya yan. Kaya download na po ang Giga Live app to discover saya, promos, and spread the positivity. Okay. Okay, dito na tayo sa pinaka-awesome na kumasa sa RTIA Dance Challenge. Sila ang Dabuya Siblings, magkambal, o may pangkambal pala, sina Zyka at Laika, kasama sina Kizia, Heaven May, Jen Ashley at Jacob. Wow! Ito na, magkakapatid! Wow! From Bacolod, Negros Occidental. Sinong panganay sa inyo? Taas kamay? Aba! Dalawang... Kambal? Aba! Ah, sige, sino yung nauna ng isang minuto? Ako po! Ikaw, ang pangalan mo? Zyka po. Zyka. Okay, Zyka, kakambal mo si Laika, 25 years old kayo pareho. SK chairman? Si... Ako po. Wow! Wow naman, ang galing. Okay. At yung kapatid mo si Kizia ay third year college. Apo. Oh, saan ka nag-aaral? Sa SCI West Negros University po. Okay. Third year college. Oh. Anong kurso? Bachelor of Science in Civil Engineering po. Woo! Astig! Ano siya yung favorite subject mo? Yung ayaw ko na subject. Opo. Alam ko na. Math. Ulo. Okay. At yung si Heaven May ay 12 years old. Anong grade? 7 po. Okay. At anong favorite subject? Math. Matawa siya. Hindi math ano? Pareho tayo. Huwag ka maya. Kung hindi math ang favorite mo, pareho tayo. Okay. At si ano naman? Jan Ashley? Ito po. Grade 5 po. Anong favorite subject? English. Oh! Pwede wow, maging ha? Teacher to. Oho! Okay. Top student po si Heaven po. Honor student. At top student? Si Jacob. Oh! Okay. Si Jacob. Grade 1. Opo. Bunso. Jacob, anong favorite subject? Favorite subject, kuya. Okay. Sige. Po. Nasaan peres nyo? Nasaan si Papa Mama? Andyan po! Andyan po yung mama namin, Mama. Oh, si Mama. Mama. Eh, si Mama? Amen, andyan po. Bata pa si Mama. Saan si Mama, si Papa? Eto po. Andito din po yung bunso ng kapatid. Ah, meron pang maliit. Wow! Po kami, siyam po kami lahat. Sa, ilan pa kayo, sampo? Siyam! Oh, halos magkapareho lang tayo. Oh. Kami, sampo. Okay, sige. Pwede na ba tayo magbigay ng sayaw sa mga nanonood ngayon? Pakitang gilas kayo? Sige. Saglit po. Alright. Peso lang po. Magpapakitang gilas na itong Gabuya Siblings. Yung maling sasama. From Negros Occidental. 1, 2, 3, go! Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama. Oh,
inaapi ay merong Raffy Tulfo. Right. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama pahati, tunay na pagmamahal, ganyan ang pahati. Wow! Wow! Ang galing! Galing, galing! The best! Okay, ganito. Zaika. Okay, yung panganay. Right. Very impressive talaga naman. Bibigyan kit kayo, ilang kayo? 1, 2, 3, 4. Oh, pati yung bunso na lang. 30,000! 30,000 lang! 30,000! Okay. Now, hindi pa nagtatapos dyan. Ata. Eto, manood kayo ha, para sa family to, buong family. Pasok! Signal! KTV! Awesome ang dance moves mo, kaya meron kang Signal TV kit, merong yung prepaid HD box, satellite dish, free installation at Libreng Road worth 3,000 pesos. Ayun. Gusto mo rin bang i-level up ang inyong viewing experience, kumuha na ng Signal prepaid HD box sa pinakamalapit na Signal dealer, 900 pesos lang. Marami ng awesome channels. Kung may lumang Digibox ka, kahit hindi Signal, meron kang agad 100 pesos discount. May promo pang buy one month, get one month load. So make the awesome switch today. So, kids, meron kayong HD na pay TV mula Signal. 3 months free installation tapos libre ng 3 buwan. 3 buwan libre. Mapapanood nyo na lahat ng programa namin dito. Lalo na yung Idol in Action, Wanted sa Radyo, at maging ang Frontline. Ayan. Okay. Congratulations. Yung installation ng Signal, siguro in a couple of days nandiyan na yung Signal. Okay, pero yung 30,000 mamayan 3 o'clock. Okay? Ngayon, isa pa last. Ngayon, sino ba marunong kumanta ng Idol in Action para dagdagan ko ng TNT load? Sino? Sige nga. Oh, sige, isa lang. 1 2 3 go. Kayo ang alam na okay na. Ang loading nyo na aming ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa laki, tulpo in action, tulpo in action. Sa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong maaapi ay merong happy tulpo. At sa kanya, ang iba na, di ko kayo bibigoyin. Okay na. Oh, dagdag 2 point. Cellphone load galing sa TNT. Dahil dyan, 2 point, cellphone load. Congratulations. Ang dami. May 30,000. May Signal Pay TV. Meron pang 2 point na cellphone load. Okay? Congrats. Woo! Ang saya-saya. Ito dapat ang sumasalubong sa atin tuwing Lunes. Chang Mars, paano ba yung mga gusto sumali? Idol, ito ang pinakasimpleng paraan para sumali sa RTIA Dance Challenge. Pumunta lamang sa TikTok page ng Raffy Tulfo in Action. Like, share, and follow. Pagkatapos ay piliin ang video na yan ng mga magkakatropang sumasayaw sa RTIA theme song. I-click ang use sound. Saka i-record ang sarili ninyong dance video. I-post yan na may hashtag RTIA Dance Challenge. Hintayin na mag-message sa inyo ang aming staff para makapag-guest kayo at manalo dito sa Idol in Action. Sa pagbabalik, grand tulong na dito sa Idol in Action. Walang pinipili, mahirap.
nandito. Hanggat merong inaapi, ay merong Rapi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action, katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba? The best talaga. Ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rapi Tulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Suporta ko sa ibuo, Sir Rapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Kamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo
Ito na ang ating grand tulong. Pero bago sa ating grand tulong, bibitinin ko kayo ng konti. Panoorin natin yung accomplishment natin. Yung nabigyan natin ng magkano? 30K last week. Ito, panoorin natin video. Girls, na-check na? Tumutugma-tugma. Mm-hmm. Sige. Hello, ma'am. Hello po. Yes po, ma'am. Nag-aalok kasi kami, ma'am, ng home credit. Baka gusto niyo lang pong umutang. Wala po kaming pambayad, ma'am. Eh, kung ako po yung babayad sa utang ninyo, payag ka? Opo. Magkano pong gusto niyo utangin? Unti lang po, sir. 30,000 po, pautang ko sa inyo. Walang bayaran. O, sige po, sir. Sino ba ako? Idol. Wala po kaming TV, sir. Sa Facebook lang po ako nanonood. Sige, ma'am. Ibibigay ko na po sa inyo ang 30,000 pesos. Ngayong alas 3 ng hapon, nandiyan na po sa kamay niyo, madam. Magandang araw po. Natanggap na namin yung pinadala mong tulong. Malaking tulong po ito sa aming pang-araw-araw. Maraming salamat po, si Rapi. At sa ABC by sa sin. Pampatibay ng resistensya sa panahon ng pandemya. Ayun. O nga naman, ito na. Grand tulong. Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc. Non-acidic. 550 lamang. Pampatibay ng resistensya sa panahon ng pandemya. Dial girls, ito na. 25,000 pesos. Vita Zinc. Coming your way. Mabibili sa lahat ng butika nationwide. Ito na. Bigay na natin to. Siyempre, kailangan Lunes na Lunes, Buena Mano, labas-labas lahat ng pera. Dial agad. Boom! Kailangan, medyo, yan, bitin muna natin. Okay. Siyan ba yan? Numero, tingnan ko nga. Verified. Okay. Vita Zinc. Go! Dial. Ito. 25,000 pesos. 25. Ito na. Sabi mo ano, umutang ka ng tsinelas, bayaran mo. Hello? Yes. Yung inutang mong tsinelas sa akin, yung last week, baka pwede nyo nang bayaran? Nanonood. Nanonood. Ba't niya binaba? No. Yung utang mong sinelas, bayaran mo na sa akin yung classmate mo na kinuha. Ay, Sarapi! Ba't palang kabuhay-buhay dapat? Yes, Sarapi! Panalo na kami! Alam ko, nanood ka kasi nagpipeedback eh. Nagpipeedback. Nanood yung feedback. Oh. Hindi ko mapaniwala. Ah, okay. Siya po ay isang sidewalk vendor. Ayun, 22 years old. Hingin ng tulong sa kanyang baby. Opo, meron po siyang OI na sakit therapy. Okay, sige ma'am. Yun na po yung 25,000 ma'am. Sure na po yan. Pero bago niyan, panoorin natin yung video ni madam. Panoorin natin yung video niya. Humihingi po ako ng tulong sa inyo na maipagamot ko po yung baby ko. Meron po siyang sakit sa kanyang mga buto, sir. Kung saan yung pumalalagay sa kanya, mga support po yan para hindi po siya mabalian ng buto, sir. Sana po, Sir Rafi, matulungan nyo kami. Ayan. Ma'am, 25,000 ma'am, ngayong alas 3, darating na po dyan. Thank you po ng marami, sir. Buti naman, ma'am, nanunod kayo ngayon. Opo, nanunod po kanina din po, nag-comment din po ako dun sa random, baka mapili po ako. Ang galing! Ang galing mo talaga! Salamat ako sa'yo! Oh, di ba? Oh, at least ito, malaki-laki, 25,000. Maraming salamat po. Hindi ko po talaga inaakala, sir. Makitibi ako. Ayun. Ma'am, matitibi ka pa ulit dahil pagkatapos ito, i-upload namin at makikita nila ikaw at ikaw po talaga ang the best today sapagkat grand prize po ang nakuha mo sa aming grand tour. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi, madam. God bless. Thank you po, Sir Rafi. God bless po. More power. More power. Okay, thank you. Vita Zinc. Ngayon,
Random, may oras pa tayo eh. Oh, random tulong. Mag-random tulong tayo. Ha. Random, random, random. Sige. Mini, mini, mini mo. Ito yung mahiwagang daliri. Ito yung maswerteng daliri. Midas touch. Anything that I touch turns into money. Ayan, Midas touch. Ito. Idol's touch. O, di ba? Lahat ng itatouch ko magiging 5,000. Makapagsinerte, meron pang TNT. Oh, saan ka pa? Dito na. Okay, mini, mini, mini mo. Ayan. Sino ba yan? Anong pangalan? Anong... Walang number. Okay, dito sa isa pa. Walang number. Abay. Okay. Bilis nito ah. Sige, ito. Mini, 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 mo. Yan. May number? Wala. Okay, may number. 5,000 pesos plus. Kakanta siya. Pag nakanta niya na maayos, depende. Tingi-tingi natin. Oh. Ito, TNT. Anong pangalan? Ha? Ha? Queenie. Hello, Queenie. Where are you? TNT is coming your way. Plus 5,000. Conforme, siyempre. Si Queenie. Ma'am Queenie. Okay. Nasaan na? Hello. Hello po. Hello? 5,000? 5,000. Oh. Hello po, si Idol. Ma'am, magandang umaga. Wala pang 12 o'clock eh. Meron kang katabing baby. Opo. Ilang taon? Alam ko, nanood ka kasi nakapag-iwan ka ng number. Nandiyan si baby. Ilang taon si baby? 1 year old po. 1 year old. Okay. At anong ulam natin ngayon? Tortang talong po. Wow! Ho-ho! Sarap niyan. Ano pa? Yun lang po. Yun lang. Wala bang soup dyan? Salad? Dessert? Wala po. Wala. Eh, magkakaroon ka na ng soup, magkakaroon ka sa dessert pa dahil meron ka ng 5,000. Oh, di ba? Ngayon, ito may challenge ako sa'yo. Kaya mo bang kantahin yung Idol in Action? Kaya? Opo, sir. Oh, sige ha. Ito'y parang metro. Tuwing diretso yung kanta mo at nabibigkas mo ng tama yung mga lyrics, tumataas ng tumataas to. Oh, ha? Okay, sige. Hanggang sa dumating sa 2-5. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Ano man ang sundong na dala, basta't alam niyang tama ka, makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ito for an action, tool for an action. Ano man ang sundong na dala, basta't alam niyang tama ka, makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap itulpo in action. Yun lang. Ba? Hindi kumpleto. May naiwan pang 400. Sige, subukan mo pa. Malapit na. Sayang to. Gusto ko ibigay itong apat. Natitira. Na-api. Ang lodi ko na-api. Yes! Panalo na. 2-5. 2-5. Thank you, sir. Congratulations po. Sige, so... 5,000 plus 2,500 load from TNT. Okay. At ngayon, bago tayo magtapos, may mga gusto kayong pabatiin o i-promote siyang Marks at MJ. Nako, Idol. Ito, huwag niyo pong kalilimutang manood ng Sa Totoo Lang. Everyday po yan. Monday to Friday, 6 to 8 p.m. Kami ni Maring MJ ay nandoon. Kasama si Jovi Francisco at si Chicky Verhel. Pag-usapan natin yung Miss Universe Philippines. Yes. Oh. Eh, kukongratulate ko lang rin po yung hyper-realist artist na si Oliver na nanganak na po sila ng baby girl no October 24. Akala raw nila lalaki sa gender review. Pero, baby girl, so congratulations po. Oh, Chang Marks, iba mayroon kang show? Ano ayun, show? Idol, yung Sa Totoo Lang, kasama si Maring MJ Morfori, at saka pag Linggo naman, 8 to 9 ng umaga, Clinic of Lavier. Oh, okay. At saka, Idol, pinanood kita pala, sorry, sa Dean Mill show. Wow! Nakita kita, tumutok talaga ako, Idol. At URL ni LCG. Oo. Oh, thank you. Grabe, Idol, Monday to Sunday kayo, ha? Napapanood, I love it. To God be the glory. Siyempre, pag busy tayo, ibig sabihin, busy yung ating bulsa. Bakala na yung Idol, ano man yung tulong nadala. Hindi, kaya na pa yung bigay natin eh. Kailangan mag-unload tayo. Kailangan mag-unload. Ganun yun, para naman yung grasya tuloy-tuloy. Yeah.
Ingat kayong dalawa. God bless sa inyong dalawa. Okay. Susunod na po, Lunch Out Loud sa TV5 at si Cheryl Cosim sa mga balita magpapabusog sa inyong kaalaman sa Signal Channel 1. Sa mga nanonood po via Facebook Live, tutok lang po sa Facebook page ng 1PH para sa bagong link. Sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati.